At mga kapuso, balikan po natin ang kamera kung saan lumikha ng kasaysayan ang paglusot sa ikatlo at huling pagbasa ng kontrobersyal na reproductive health bill. At nakatutok live si Pia Arcangel. Pia! Vicky, matapos nga ang 14 na taong pagkakabinbin sa Kongreso, ay sa araw na ito lumusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang kontrobersyal na RH bill sa botong 133 pabor, 79 kontra at 7 abstention ay lumusot sa third and final reading ang kontrobersyal na RH bill at sa ngayon ay kasalukuyan nagpapaliwanag ang ilang mababatas sa naging boto nila. At kanina no, sabay-sabay na lumabas ng plenaryo ang mga anti-RH supporters kabila na si Antipolo Archbishop Gabriel Reyes at tinawag niya itong isang malungkot na araw para sa simbahan dahil anya na pressure lamang ang mga kongresista na palusutin sa Kamara ang panukalang batas. Vicky? Pia, marami ba ang nagbago ng kanilang isip no, tungkol sa kanilang mga boto? Kasi ibang-iba ang mga numerong nakikita natin kumpara sa second reading. Actually, Vicky, kung ikukumpara mo nung second reading, 104 ang bumoto kontra sa RH bill at sa ngayon, 79 na lamang. So, nasa 25 thereabouts no, yung bilang ng mga nagbago ng isip. Pero 199 no, yung tumugon sa roll call. So, ibig sabihin din, no, Vicky, ay hindi gaano kalayo yung bilang ng mga kongresistang present at absent mula noong Miyerkules kung kailan pinagbotohan ito sa second reading. At pero noong second round ng roll call, Vicky, no, ay dumami rin yung bumoto kontra rito at may ilang mababatas na nag-clarify sa naging record no, ng kanilang boto. Alright, maraming salamat sa'yo, Pia Arcangel.